Magandang araw po sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Ating talakayin sa videong ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kinakailangan ng isa batas ang Universal Social Pension. Kaya naman siguraduhing tapusin ang video na ito. Pero bago yon ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Wala naman akong nahulugan na pensyon sa tanang buhay ko. Ako po ba ay mabibigyan ng ayuda ng gobyerno bilang senior? Doon po papasok yun. Magkakaroon siya ng ayuda, yung universal pension natin or yung social pension. Magkakaroon po siya ng ayuda. Once yung universal pension ay maging naisa batas. At meron po akong propose sa bill. Sasalang ko sa susunod na kongreso na lahat ng senior citizens ay malibre man lang yung maintenance na gamot monthly. Pagkasunod na kongres po, ipapasok ko na rin. At least sabihin natin mga 500 pesos sa worth of... Malaking bagay na rin yan. For all senior citizens. Kung Ompong, I also read that you want to protect senior citizens from abuse, from loan sharks and lending firms. Can you tell us more about this? Paano po ba sila nabibiktima? Sa kakulangan ng pera, sabi ng pera o kapos sa buhay, napipilitan silang lumapit dyan sa mga loan sharks, yung mga nagpapautang. Ang nangyayari, parang isinasanla nila yung kanilang card. Mm-hmm. So, say, nakakutang ka ng 20,000, ibibigay mo rin sa nagpapautang yung card. At ibabalik lamang sa iyon until such time na mabayaran mo na yung utang mo na buwan-buwan ay tumutubo. How can you address itong problema po na to? Siguro po, gagawan din natin yan ng batas kung paano natin ma-address yung problema ng mga senior citizens na yan. Kasi ang nangyayari nga po, nasabi ko na nga, sa kakapusan ng kabuhayan, kumakapit sa patalim. Yan po ang problema natin kasi. Dahil sa kakulangan ng panggastos ng mga senior citizen, sa mga loan sharks sila kumakapit. Ngunit alam natin na once na pumasok ka na sa ganitong kalakaran, ay hirap ka nang makabangon dahil sa laki ng interes ng kanilang binabayaran. Nagiging resulta pa ng lalong pagkabaon ng mga senior citizen. Gayun din ang mga SSS at GSIS pensioners na hindi rin naiiwasan ang ganitong problema kahit may pension nang natatanggap. Hindi naman lahat ng pensyonado ay malaki ang natatanggap na pension. Bilang isang senior citizen, ano po ang reaksyon ninyo sa pahayag ni Senior Citizen Party List Rodolfo Ordanes? Dapat na bang isabatas ang Universal Social Pension? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So yun lang po muna para sa Senior Citizens Update. Maraming salamat po.